Ito po ang pinakamainit na balita ngayon. Pinag-uusapan sa social media, ito pong paglusob ng CIDG at PNP staff dyan po sa compound na tinatawag ng Glory Mountain na itong si Kibuloy, ng kampo ni Kibuloy. Nilusob para isilbi ang warrant of arrest. So ayan, umaaray. Umaaray ang mga taga-suporta na itong si Kibuloy, lalo na po itong executive secretary na ito. Tignan natin ang kanyang pahayag maya-maya. Pero kung naalala niyo po ang mga pahayag o naunang pahayag na itong si Kibuloy na hindi nga daw siya pahuhuli ng buhay sa isang tao na nagtatago sa batas, hindi pwedeng maihalintulad doon sa normal lang na pagsilbi ng warrant of arrest. Totoo namang walang search warrant. Pero sa unang mga pahayag kasi na itong si Kibuloy, sabi niya, hindi daw siya pahuhuli ng buhay. At nabalita rin po yung grupo ng mga sundalo na pumuprotekta nga daw kay Kibuloy. At natural lamang na maghanda itong CIDG at PNP SAF kung sakali man na may gulo, kung sakali man na may aberya. Ulitin natin na hindi daw pahuhuli ng buhay. O, di ba? Nagngangalngal po ngayon itong executive secretary na itong si Kibuloy. Tignan natin yung kanyang statement. Ito po yun. Bakit madaling araw? Tama ba yan? Bakit hindi through daylight at maayos? But they were really bent at ating ass, I'm sure. Or else, hindi sila naka-full battle gear na, Diyos ko. Parang gigirahin nila. Ano ko sino ba makalaban nyo? Pareho tayong Pilipino. Nakita nyo naman itong lugar, holy ground. God is loving people. Why are you doing that? Yun nga. Yung sinabi niya, pareho tayong Pilipino, ano ho? Oo, totoo, parehong Pilipino. Mukha daw na naapakan yung kanilang karapatan dahil marami daw na trauma dito sa pangyayaring ang ito. Madaling araw daw, naka-full battle gear. Balikan lang natin yung sinabi ko at yun yung mga totoong pahayag ni Kibuloy na hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Kaya ganito po ang paghahanda ng CIDG. Okay, at ng PNP SAF. Ito po ang nagsasalita ay ang Executive Secretary ni Kibuloy. Sino daw ba ang kalaban nila? Pareho daw Pilipino. Totoo, pareho tayong Pilipino. Pero yun nga, sa puntong ito, kung kayo po ay hindi pa rin naniniwala sa mga kahayupan ni Kibuloy, baliw ka na. Okay, dito po sa Executive Secretary, sa tingin ko may problema kayo sa, wala na kayo sa katinoan, ang ibig kong sabihin. Dahil sa ngayon ay naniniwala pa rin kayo kay Kibuloy. Sinabi niya na kung kilala daw na itong mga CIGG at PNP SAF, si Kibuloy ay sigurado daw na hindi ganito ang pag-aresto. Yes, kilala po nila. Kilala na po ng taong bayan. Kayo po na mga taga-suporta ni Kibuloy ang hindi nyo or kayo ang hindi nakakakilala ng tunay dyan sa idolo nyo. Hindi nyo kilala. Mantakin nyo ha, yung buong Pilipinas, buong sambayanan, buong mundo, kilala ang pagkataon ni Kibuloy dahil sa kanyang mga kahayupang ginawa, dahil sa napakaraming akusasyon ng pang-aabuso. Kilala po ng buong mundo. Pero kayong mga taga-suporta, kayo ang hindi nakakakilala kay Kibuloy. Kaya kayo nagkakaganyan. Ibig sabihin, sarado po ang kaisipan nyo. Matagal na kayong inuuto at pinagloloko ng inyong pastor. Kuno. Eto, tignan pa natin. Sabi ng ating mga kababayan na naka-witness po dito sa mga pangyayari sa ating live stream, kapuna po na yung mga mahahapong baril, may machine gun pa na parang lulusog. Yun. Parang lulusog sa gera. Aba, para daw lulusob sa gera. Yun kasi po ang hamon ni Kibuloy, na gera. Okay? Hindi siya pahuhuli ng buhay. Ulit-ulitin natin at pinagyabang nyo pa. Pinagyabang nyo ng mga taga-suporta ni Kibuloy yung sandamakmak na kuno ay private army na itong si Kibuloy. Natural lamang maghanda ang PNP at CIDG sa gagawing pag-aresto kay Kibuloy. You see, pag si Kibuloy po ay o yung pagmamatigas niya at pagtago niya ay natural lamang na manlalaban yan. Kung sakali man na matagpuan, matiklo, talagang manlalaban ang grupo na nasa paligid ni Kibuloy. Kayo po ang hindi nakakaintindi sa sitwasyon na akala nyo
porkit may mga baril etong mga ito, ay kayo na ang titirahin. Sabi ko, gano'n na ba talaga? Sabi ko, kilala niyo ba sinong nilulungsok niyo? Kilala niyo ba sino si Pastor Kibuloy? Yun! Yun yung gusto kong ipunto, ha? Ang totoong hindi nakakakilala kay Pastor Kibuloy ay yung mga taga-suporta niya. Dahil baliktad pa rin po ang paniniwala niyo. Naniniwala kayo na may mabuting hangarin yung pastor niyo. Naniniwala kayo na mabuting tao ang pastor niyo. Kayo ang nagmamaang-maangan. Kayo ang hindi nakakakilala dyan sa iniitulong niyo. Kayo, sa madalit salita, ang kawawa. Kung kilala lang daw kasi na itong mga arresting officer na itong grupo na ito na lumusog nga dyan, hindi daw dapat gagawin o hindi daw sana gagawin ang ganito. Tinuturing nilang marahas itong paglusob ng CIDG at ng PNP staff nga dito sa kingdom na ito na itong si Kibuloy. Ito daw na kingdom na ito ay Holy Land. Holy cow! Holy Land daw. Mantakin mo ang nakatira sa Holy Land ay yung mapang-abuso. So ganyan po ba? Ganyan na po ba ang kaisipan ng mga kababayan natin? Ba't kayo nagpapauto? Diyos ko po. Ito pa. Pastor, ha? Alam niyo ba ang ministry niya? Nag-rally na kami dito, NJ. Sinabi ko, kung kilala niyo si Pastor Kibuloy, di ba gawin ito? Meron man kaya kayong mga puso. Alam mo, gusto niyo ba? Di ba? Dapat proteksyonan niyo kami mga mamamayan. May proteksyon pa ba kami sa inyo? Ba't kayong lumulusog sa amin? Yun! Yun lang. Hinahanapan ng puso. Anyway, trabaho ang ginagawa na itong grupo na ito ng CIDG at ng SAF, PNP, ano ho. Pero yung salitang meron pa daw bang puso, dapat yan po ay tinatanong nyo sa idolo nyo na si Pastor Kibuloy. Totoo ba na may puso talaga itong si Kibuloy? Dahil kung ikaw ay may totoong, anyway, matindi no, yung kalimonyohan, yung mga akusasyon na karumal-dumal, kung iisipin nyo po, talaga lang, naniniwala po kayo sa isang Kibuloy. Kayo po ang tunay na kaawa-awa dito sa sitwasyong ito. Good luck!